And meron pa po tayong malaking portion dito sa area na to. Pwede pong gawing parking area itong portion po dito. Tapos pasok po tayo para makita po natin yung loob. Ito pa lang mga gutter po natin dito. Smoke grey po yung nilagay po natin. Nag-upgrade po yung mga client po natin. At the moment, okay na po yung mga columns natin, yung footing, yung grade beam po natin. So nasa asintahan na po tayo. So check po natin yung progress at the moment. Nandito po tayo sa pinakaharapan po ng bahay. And that's mga ka-blessed, yung pong roofing structure po natin dito. Yung pong drop po niya, papunta po siya sa may likuran. Ayan, papunta po sa likuran. So mangyayari po niya, tatasan po natin yung asinta po natin dito po sa front edge po ng bahay. Since tatasan din po natin yung ceiling sa loob ng bahay. So naka-elevate po niyan yung asinta po natin sa harapan po ng bahay. Tapos pa-drop po siya sa likuran. Mga ka-blessed, ngayon naman po nandito po tayo sa site po natin sa Highview Hacienda Subdivision sa May Magalang. Check po natin yung progress. At the moment, okay na po yung mga columns natin, yung footing, yung grade beam po natin. So nasa asintahan na po tayo. So check po natin yung progress. At the moment, nandito po tayo sa pinakaharapan po ng bahay. Ito po yung pinaka right side wall po ng bahay. Tapos meron po tayong meron po tayong setback po dito sa 1.5 yung setback po natin sa portion po na to. Tapos nasa 3 meters po yung setback po natin dito sa harapan. Ito po yung pinaka structure niya ng bahay. So hindi pa po masyadong kita yung buong structure ng bahay since wala pa po tayo sa beam natin. Ilang asinta pa po niya, tapos magbibim na po tayo. Tapos itong portion po na to, ito na po yung dula ng property. Naka-firewall yan po yung parking po natin. So one car parking po yung nilagay po natin dito. Itong wall po na to, yan na po yung pinaka property line. Yan. Ito na po yung pinaka property line. So another lot po yung dito. So naka-cover po yan, naka-firewall. So one car parking. And then yung sa harapan po na to, ito po yung pinakasala po natin. So may mga windows po tayo dito. Window po dito. Tapos dalawang window po dito sa may harapan. Tapos yung pinaka-entrance po ng bahay, pinaka-main door po ng bahay. Dito na po siya. So parking area. Tapos yung main door po natin, dito po siya. Main door. Itong window po na ito, window po siya ng master's bedroom. Since retirement home po siya, yung master's bedroom po natin nasa ibaba po siya. So papakita po natin mamaya. So upon entry sa ating main door, ito po yung living area po natin. Living area. So ito po yung makikita po natin. Naglagay po tayo ng apat na window sa may living area para yung natural light po. Kitang-kita po siya sa may sala. So window dito, another window po. And then meron din po window sa may parking area. So ito po yung portion po ng living area. So open concept po siya, living area. Itong portion po na to, hanggang dito po sa may column, yun po yung dining area po natin. Dining area. Tapos yung stair po natin, dito po siya. Yan, so stair po natin, paakyat niyan po dito sa itaas. Tapos sa second floor na po nun. Ito naman po portion na to. Yan, after po ng poste. Yan, ito po yung back door po natin. Tapos itong area po na to, sa kitchen area po siya. So yung kitchen top po natin yan, pa letter L po siya. Ito po yung sink. Tapos dito po yung stove po natin. Tapos meron po tayong wall yan dito. Wall, tapos meron po tayong sliding door. Yan, barn door po yung request po ng client po natin dito, wooden barn door. So nag-slide po ito dito. Then pagpasok po, ayan, yan po yung pinaka
kusina po natin. Tapos yung dito po sa may side po ng bahay, provision po siya for dirty kitchen. Waiting for confirmation if yung papa tuloy po siya ng client po natin para po sa extension po ng formal kitchen. So ito naman po yung pinaka master's bedroom po natin. Dito po yung door po niya. Yan, so pagpasok po natin, pahaba po yung master's bedroom. Tapos meron po tayong banyo dito sa may dulo. Kaya po nang nasabi ko, yung pong owner po ng house po natin is nasa US, and then retirement home po niya ito, kaya nasa baba po yung pinaka master's bedroom po natin. So ongoing na rin po yung pag-layout po natin ng mga drain. Yan. Ang gandahan po sa mga subdivision, may nakabang na po silang agad na drain. So wala po tayong magiging problema. Iko-connect lang po natin yung pinaka-drain natin, drain ng bahay, papunta po sa drain ng mismong subdivision. So yan, yan po yung master's bedroom, yung stair po natin, dito po siya paakyat. Tapos sa itaas po, meron po tayong family area. Tapos meron po tayong CR, common CR. And then meron po tayong dalawang room sa itaas. Tapos meron din po pala tayong powder room dito sa may mismong kitchen. Yan, itong portion po nito, powder room po yung pinarequest pa ng client. Dito po siya sa portion po nito. So check po natin yung dito. Yan, ito po yung access po natin papunta sa yan, papunta po sa ating provision for at for dirty kitchen and laundry. Sa area po na to, so may space pa po kasi tayo dito sa may side. Yan po pala ang property po natin o yung project natin dito, one side firewall po siya, naka firewall po pala tayo dito sa may pinakalikuran. Yan, so naka firewall po tayo. Yan, naka firewall po siya buong likuran po ng lot. Tapos meron po tayong another space po dito. May setback din po tayo dito sa may kabilang side. So yun na po yung parking po natin sa may harapan. Ayan, pwede pong gawin pocket garden yun dito. Pati po yung sa may harapan, pwede pong gawin pocket garden din. Ayan, ito po yung sa parking. And may yan, extra space po tayo dito. Mga ka-blessed, yan po muna yung pinakahuling update po natin sa site po natin sa Highview Subdivision. Proceed po tayo sa ibang site. Mga ka-blessed, ngayon naman po, nandito po tayo sa site po natin sa Concepcion. Yun po yung full renovation project po natin. Check po natin yung progress. May mga na-deliver na pong mga materials at may mga nasintahan na po. May mga nalagay na pong mga columns sa bahay mismo since na-extend po natin siya. Yung mga blocks po natin, yung graba, yung buhangin. Na-deliver na po. So check po natin yung progress. Bali, ito pa rin po yung magiging garahe natin yan. Tapos itong portion po na to, itong open area po na to, yan, yan po yung magiging garden po nila. Tapos meron po tayo nakabantay dito. Yan, si Brownie. Brownie po siguro yung pangalan nito. Yan. Ano po, bantay po dito sa site. Yan, ito po yung garden area. Tapos ito po yung parking po natin. Parking area. And tapos mga ka-blessed, kung papansin po natin, yung pong ground level po dito sa bahay, halos kapantay na po siya ng ano, ng daan. Yan, kapantay na po siya ng mismong daan. Ngayon, i-elevate po natin yung bahay para hindi po siya mahabol. And in case in the future, papasementohan po yung daan yan sa labas, at least po naka-elevate na po yung bahay. So yung elevation po ng bahay, ganito po siya. Yan, dito pa lang po siya niyan. Nasa 70. Halos 70 centimeters po yung elevation po natin. Yan, so ito pa lang po niyan yung finished floor po natin. Yan, so may mga poste na po natayo.
Yan, pero yung pinaka main structure and frame po ng bahay, i-retain pa rin po natin. Yan. So check po natin, ito po yung pinaka main door po natin yan. Yan, kailan po tayo para makita nyo. Yan, so medyo naka-elevate po yan. Although tataasan po natin yung parking po natin, tapos naka-elevate po yung loob ng bahay. So pagpasok po sa pinaka main door po natin, sa layout po natin, yan, ito po yung magiging sala po niyan. Sala. Yan, sala, tapos ito po yung magiging TV wall natin. Yan, TV wall. Ito po yung dating wall po ng bahay. Then, extend po natin siya dito. So, ito na yung magiging panibagong wall po niya. Tapos, sasaraduhan po yung dito. Itong portion, itong open portion na to, sasaraduhan. So, ito po yung magiging TV wall niyan. Itong portion po na to. TV wall. Tapos, yung dining po natin. Dito siya. Dining, kitchen, tapos dirty kitchen po yung sa may likuran. Tapos yung placement po ng mga rooms po natin. And dito pa rin po siya niyan. And so ito po yung pinaka master's bedroom po natin. So dito po yung CR po ng master's bedroom. And then common CR. Tapos yung dalawang room dito po siya. Room 2, tapos yung room 3. Sa dulo naman po siya. Yan, bali, full renovation po yung gagawin po natin dito. Pati yung electrical po natin. Papalitan din po. Yan, papalitan po natin. Inalis na po natin yung buong trusses po ng bahay. Yung mga ginamit po kasing trusses before, kahoy po siya. So, ngayon po, bakal po yung lalagay po natin. Yan, so, ito po yung view po natin if nasa back door po tayo. Ayan, open concept po yung layout po natin. Diretso lang po siya. Then yung dito, dirty kitchen po siya. Dirty kitchen. Ayan, tapos ito pong door po na to. Door po yan sa papunta po sa third bedroom natin. Ayan, third bedroom. And that was mga ka-blessed from our dirty kitchen. Ipokusin nyo yung dirty kitchen natin. Yan, bali dito po. Hindi na po siya firewall niyan. Dati po kasi firewall yung dito. Firewall yung sa likuran. So, mayayari po niyan. Yung pong firewall po natin sa likuran lang siya. Tapos yung dito sa may gilid. Meron pa rin po siyang space. So, susundan pa rin po natin yung space na to. Yan, so yan po yung setback po natin sa gilid. Makita ko lang po siya. Setback po sa gilid. Yan. Yan. So ito po yung itsura po niya dati. Naka-firewall po siya dito. So mangyari po ngayon, i-diretso na po natin yung dito, yung wall po ng bahay hanggang sa dulo. Then itong portion po na ito, aalisin po natin. So magkakaroon po ng space yung dirty kitchen po natin dito. Magkakaroon po siya ng space. Yan, para yung ventilation po natin dito sa dirty kitchen. And open pa rin po siya. At sikat po tayo sa bahay para makita rin po sa kabilang side. Papunta po tayo sa kabilang side po ng bahay. Yan, tapos yung kabilang side po ng bahay, ito naman po yung space po niya. Meron po tayong setback din dito. So, left side portion po ng bahay. Yan, tapos magpapansin po natin, medyo nag-move po tayo ng konti dito. Nag-move po tayo ng konti sa left side portion. So, lumaki po yun yung kwarto sa may likuran. Kasi po yung pong dati po ng septic tank as nandun po siya sa may likuran. So, we have to move po yung column sa left side portion po.
ng bahay. So lumaki po yung room po natin dito. Tapos meron pa rin po tayong extra space dito sa may gilid. Ayan, para po may window pa rin po yung dulong bedroom po natin. Tapos itong option, itong portion po nito na bakante, ayan, pwede pong gawing storage po ng mga client po natin. Storage area. Ayan, kasi po naka-ano po yan. Parallel po siya sa parking area po natin. Which is nandito po siya. And that's, mga ka-blessed, yung pong roofing structure po natin dito. Yung pong drop po niya, papunta po siya sa may likuran. Ayan, papunta po sa likuran. So, mangyayari po niya, tatasan po natin yung asinta po natin dito po sa frontage po ng bahay. Since tatasan din po natin yung ceiling sa loob ng bahay. So, naka-elevate po niyan yung asinta po natin sa harapan po ng bahay. Tapos, pa-drop po siya sa likuran. So, mga ka-blessed, yan po muna yung pinaka-huling update po natin sa site po natin dito po sa Concepcion. Yan, proceed po tayo sa ibang site. Mga ka-blessed, ngayon naman po, nandito po tayo sa site po natin sa Porac. Check po natin progress dito. Transition na po tayo sa finishing stage. Okay na po yung mga tiles natin, okay na yung structural natin, yung palitada, yung roofing. Okay na rin po. So pa-transition na po tayo sa finishing. Check lang po natin yung labas po ng bahay para makita niyo po siya. Yan, ito po yung sa right side po ng bahay. Check, pakita po yung sa may right side view. Yan, right side po ng bahay. Tapos sa front naman po. Yan, nakita na po natin yung terrace. Meron na po tayong grills dito na nilagay. Pati yung stairs po natin, kita na rin siya. So, itong portion po na to, terrace po ito. Tapos, meron po tayong malaking window po dito. Saka plant box, ito po yung sala natin. Tapos, meron po tayong another window po dito for another bedroom. Tapos, ito naman po yung left side po ng bahay. And meron pa po tayong malaking portion dito sa area na to. Pwede pong gawing parking area itong portion po dito. Tapos pasok po tayo para makita po natin yung loob. Po palang mga gutter po natin dito, smoke grey po yung nilagay po natin. Nag-upgrade po yung mga client po natin. And tapos yung stairs po natin, meron po tayong stair dito. Malapad na stair po yung nilagay po natin. Tapos yung tiles na pinili po ng mga client po natin, yeah, meron po siyang para mga rough design na kulay brown. Yeah, ito po yung main door niyan. Pero pasok po tayo din sa kamila since nakasarado pa po siya. Papunta pa lang po yung mga mag-finish po natin yan dito since tapos na yung structural po natin. And then dito po sa may portion po ng master's bedroom, nagawin po tayo ng wood tile para magkaroon po ng accent po yung bahay. Yan, tapos dito po, yan, ito pong portion po na to, ito po niyan yung pinaka master's bedroom po natin. Yan, master's bedroom. Tapos meron po siyang sariling banyo. Ito po yung banyo po niya. Yan, check po natin yung mga tiles. Yan, kulay cream po yung ginamit po nating flooring. Tapos shower wall, kulay white naman po yung ginamit po natin dito. And tapos after po ng master's bedroom, tignan po natin yung layout ng bahay. So paglabas po sa master's bedroom, makita po natin yung dining area. Yung dining area, yung back door, yung kitchen po natin. Kitchen area. Tapos yung living area, dito po siya sa portion po na to. And then yung ceiling po natin, naka-cove ceiling po tayo sa living area po natin. Tapos the rest of the ceiling po, flat ceiling po tayo. So flat ceiling dito, flat ceiling dito, din po rito sa may dining area po natin. Sa dining area, para magkaroon po ng natural light, naglagay po tayo ng window po dito. Window dito.
And then another big window dito po sa portion po na to. Pwede po yung dito sa may sala, itong buong portion na to, window din po siya. And then another window po dito sa may kitchen sink. Tapos ito po yung view po natin sa may likuran. Meron na po tayong kapitbahay dito sa may likuran. So okay na po tayo sa master's bedroom. And then yung common CR, nandito po siya. Common CR. Ayan, so white po yung wall po natin. Tapos yung shower wall po natin. Ito po yung piniling tiles po ng mga client po natin. Para may shade po siya ng brown. And then yung other two bedrooms, nandito po siya. So bedroom, ayan, bedroom 2. Tapos yung bedroom 3 po natin. Then meron po tayong malaking window dito. Then yung mga tiles na ginamit po natin dito, 60 by 60 na kulay gray naman po. Yan po, ganyan po yung kulay po lahat ng tiles natin sa mga bedrooms. And then sa living area po, kulay white naman po yung nilagay po natin na pinili po ng mga client po natin. Tapos yung texture po pala niya, hindi siya gloss, so semi-gloss po yung ginamit po natin dito. Request po ng client, mas prefer niya po yung hindi masyadong madulas, kaya po nilagay po natin is semi-gloss. Pero sa mga rooms po natin, balik po ako dito, pero sa mga rooms po natin, gloss po yung pinili po natin na kulay, gloss po na light gray. And then sa bar counter po, naglagay po tayo ng wood dito. Wood texture. Yan, para magkaroon po ng accent yung pinaka-kitchen po natin. And then yun dito po, sa back door, yan, meron pa po tayong extra space po dito. If ever gusto pong i-extend yung bahay na magkaroon po ng dirty kitchen, pwede pa po siya dito. Mga ka-blessed, yan po muna yung pinakahuling update po natin dito po sa site po natin sa may Porac. Yan, maraming salamat po for tuning in sa ating vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalaan po tayo ng Panginoon.